Commissioner Johannes Bernabe ng Philippine Competition Commission. Magandang hapon po, Commissioner. Magandang hapon, Nacho. Kumusta kayo at ngayon mga nakikinig? Opo. Ano po ang para po sa kaalaman ng ating mga kababayan nakikinig po ngayon at nanonood sa ating pong live streaming sa FB? Ano po mandato ng PCC, Commissioner? Ang PCC ay itinayo para bantayan ng merkado, para siguraduhin na ang mga malalaki at ang mga dominante sa kanilang mga merkado ay hindi inaabuso ang kanilang pagiging malaki. At pangalawa, at ito ay importante rin, tayo ay masusing binabantayan ng mga posibleng kartel at mga pagkasunduan para i-fix ang mga presyo sa matataas na level, ano, at saka yung mga agreement na pinipigilan ang tamang ang hustong pagpapatakbo ng merkado. Kasama na rito yung mga pinaghahati-hatian ng merkado, yung sinasabing sa iyong Tondo at akin ng Maynila, yung mga ganun, binabantayan natin yon, Aljo. At pangatlo, tayo naman ay tumitingin din dun sa mga pagsasanib puwersa, yung mga mergers na tinatawag, no, na nagre-resulta sa masyadong malaking pagiging dominanting posisyon sa merkado. Opo. Clarification lang tayo dito, Commissioner. Kayo ba ay familiar dito sa problema ng mga negosyante o industriya ng bakal? Ngayon na sila po ay nais nilang questionin ang inilabas na DAO Department Administrative Order 20-10 Series of 2020 ng Department of Trade and Industry. Oo, tungkol ito sa yero, kasi nadadamay daw dito yung mga non-roofing users na dati exempted yan. Opo, sa mga daming permits eh. Itong mga non-roofing, hindi po yan siya kasali doon sa mga permiso, stringent procedure at mga dokumento. Ngayon po nasali sila doon sa hinihingi ng DTI through DAO na at least 0.4 mm yata yung kapal ng ngerong ipapasok sa Pilipinas. Ngayon nagre-reklamo ngayon ang industriya ito kasi nga pinahihirapan, opo, ang pagpasok ng mga yero sa Pilipinas without public consultation. Are you aware about this, Commissioner? Well, nabalitaan po namin, opo, dahil tayo nga ay binabantayan ng mga merkadong importante para sa ating mga mamamayan. At opo, kasama na rito ang bakal, ano? Opo. Pero dito at sa ating pinag-uusapan na Department Order, opo, ating binasa ito at syempre yung ating mga kabaro sa gobyerno, ating ina-assume na sila naman ay nagkonsulta sa kanilang mga stakeholders, no? So sa ating banda po, ayaw naman nating sabihin na ginawa ba nila ito ng tama o ng gusto. Hayaan na po natin silang makipanayam sa kanilang mga stakeholders tungkol dito, no? Ang ating pong sugurong kailangang usisain mula sa perspektibo ng Philippine Competition Commission ay unang-una, ano po ba yung estado ng merkado rito? Meron bang malalaki o mga dominante na local producers na sabihin nating makikinabang o maproproteksyonan kung merong ganitong karagdagang reglamento, lalo na doon sa mga nag-iimporta ng mga yero mula sa ibang bansa? Atin bang mapapahirapan ang pagpasok ng kompetensya laban dito sa mga dominanteng gumagawa, nagpro-produce or nagmamanufaktura ng ating mga yero at iba't ibang klaseng bakal pa, no? Ngayon po, yung pangalawa, yung idinadaing ng ating mga kasama dito sa local industry na tawag nito parang napapahirapan naman sila, binasa po natin ng kaunti itong department order at napansin nga po natin na parang pag hindi ka sakop ay kailangan ka pang kumuha ng certificate of exemption. Opo. Opo. Parang yaman din lamang at ang sinasabi doon sa titulo ng department order, ito ay applicable lamang sa mga roofing materials. Hindi kaya mas maganda na imbis na kukuha pa sila ng certificate of exemption, sila ay automatic ng exempted. Hindi po ba? Para tuloy-tuloy na ang kanilang pag-manufacture, pagbenta at pag-distribute ng kanilang mga produkto. Pero gayunpaman po, ayaw naman nating pangunahan ang ating mga kabaro sa DTI. Baka naman merong, alam niyo na minsan, pag ikaw ay nag-import o ikaw ay nag-manufacture ng isang klaseng bakal, minsan ito ay magagamit pa
sa mga ibang paraan. Ano po ba? Hindi po ba? So, siguro gusto nilang masigurado na kahit na ikaw ay hindi talaga sakop ng roofing materials na kailangan nilang pangalagaan at pag-ingatan, gusto nilang masigurado na lahat na lamang ay kumuha ng exemption para siguradong yung further use, ika nga, nitong bakal na ito ay hindi mapupunta dun sa kanilang gustong proteksyonan na sektor. Ang kanilang hinaing dahil po dito sa down na ito, 2010, series of 2020, lahat ng mga paparating na shipment nakatenga ngayon dyan sa mga pantalan. Dahil napakaraming mga requirements nga ang hiningi without public consultation. At we are seeking also dito po sa tawag dito, sinusubaybayan natin mga balibalita na baka meron pong malaking tao na nasa likod nitong kautusan nito. Opo, hindi ko lang papangalanan kung sino. Mahirap na. Opo. Na baka meron, opo, na parang imonopolya ang dating. Kaya sabi nila, hindi kami titigil, sabi ng mga apektado mga stakeholders, hanggat hindi ito maisisiwalat. Dahil baka maapektuhan ang industriyang ito'y titigil sa pag-i-import na ng mga materyales para gawing GIC. Napaka-importante po niyan. Ito po mga bubunga natin. Na sila ay nag-ambag ng napakalaki, no? Malaki ang naiambag nila sa ekonomiya. Mm-hmm. Opo. Tama naman po yun dahil tayo po ay taon-taon ay kapos ang ating itinatayo ng mga housing units for those who are entering the housing market. So ayaw po nating lalong mapabigat ang problema ng ating housing sector at lalo pang mapamahal ang mga kaganitan sa pagpapatayo ng mga bahay-bahay na po ng mga ating kababayan. Kaya po siguro kung merong mga obserbasyon o gustong imungkahi din sa Philippine Competition Commission ng ating mga businessmen na locally producing these sheets, no, this roofing materials at yung mga nag-iimporta naman at sa palagay nila ay baka may competition issue, kami naman po ay handang makipag-usap sa kanila at tingnan nga ang industriya, meron nga ba na dominante na maaring masyadong makinabang sa ganitong klase. Okay. Oo, sa ganitong klase ng department order. Sa ngayon po, hindi natin masasabi, gusto ko lamang pong i-emphasize yun, ano? Hindi po natin masasabi, hindi natin alam at hindi pa natin kumbaga sinisiyasat ng malaliman ang industriyang ito, lalo na itong produktong ito, kung meron talagang dominante. Pero kung ating pong makakausap ang mga kasama natin sa industriya, opo, at makita natin na may ganitong ang sitwasyon, kami naman po ay makikipag-usap sa mga kabaro natin sa DTI para naman humanap ng pamamaraan para ma-accomplish ang kanilang objective na bigyan naman ng yung naaangkop na safety precautions ang ating mga nagtatayo ng bahay while at the same time hindi naman po napapabura ng ilan o hindi naman na isasantabi ang ating competition sa merkado. O, kasi ang apektado nito ay mga ordinaryong mamamayan, yung mga end user ng iyero. Baka biglang tumaas ang presyo niyan dahil sa kakulangan ng supply. Kung tumaas po ang demand yan, at titigil na sila sa pagpapapasok ng mga materyales para sa pagpapatayo ng bahay. Opo. So kung meron pong matukoy dyan na may nagmamaniobra, Commissioner, pwede pong labanan ng PCC itong DAO ng DTI? Ang ating pong poder dyan, opo, ayon sa ating batas, ay mag-issue ng advisory opinion. Okay. Madalas po ang ginagawa natin bago tayo mag-issue, kinakausap natin yung mga kabaro natin sa gobyerno dahil mahirap naman na sabihin natin tayo lamang ang nakakaalam kung anong tama, hindi po ba? So bago tayo maglabas ng ganung advisory opinion, nakikipagpanayam tayo sa kanila at tapos kung nakita na natin na talagang kailangan maglabas ng ganitong klaseng opinion, pati para pati ng ating mga ibang kabaro sa gobyerno ay tumulong sa pagkumbinse sa naaayong ahensya na baguhin ang kanilang reglamento, ito naman po ay magagawa natin. Kasi hindi lang 15,000 tons a month ang ipinapasok nila yung consumption ng galvanized non-roofing related sheets sa Pilipinas. Mm-hmm. Sobra-sobra pa niyan. Kapag iipitin daw sila nitong
kautusang inilabas ng DTI, eh baka maapektuhan talaga ito. Ganun po kalaki ang demand, oh. More than 15,000 tons. Oh, may kausap tayo dyan. Meron tayong reliable source na nagsabi. Sobra pa dyan, Mr. Bendijo. Kaya kung kami ay ipitin talaga nitong down na ito without any public consultation, eh baka mapilitan kami hindi muna kami magpapapasok o kaya magbebenta ng yero. Opo. At ang, ano pong advice mo sa kanila, sir? Ano pong, well, pwede ba sila pumunta sa opisina ninyo para magbigay ng position paper? Opo, pwede po. Magbigay sila ng position paper sa amin at ito po yung makakatulong sa aming pag-aral at pagsiyasat sa merkado. At kung makikita nating nararapat na tulungan sila at kausapin ang mga kabaro natin sa DTI, ito po ay ating gagampanan. Alright. Sige po. Asahan namin, Commissioner, no, kung nandito na po yung ano pong tugon o reply ng mga apektadong industriyang ito. Nakausap na rin natin ng DTI tungkol sa usaping ito. Maraming salamat po, Commissioner. Maraming salamat din, Aljo. Si Johannes Bernabe, ang Commissioner ng Philippine Competition Commission. Action!